number one sa mga ka-drama addicts out there. Ayan. Guys, tatalakayin na rin ngayon or i-share ko sa inyo kung paano ako naging isang drama addicts. Okay, guys. Nagsimula sa kakapanood ko ng usually before, mahilig na talaga ako sa drama, guys. Ang pinapanood ko before ay CSI, Miami, Las Vegas, at saka yung New York. Tapos Smallville, 4400, Alias, diba? 24 Hours, Lucifer, at saka Walking Dead, Prison Break. Yan, guys. Yan dati is mahilig ako sa mga Hollywood, mga American drama series. And then, yun yung hilig ko talaga dati. Hilig ako sa mga ganun series. And then, noong 2001, napanood ko yung drama ng Taiwan. Kung sino man ang nakaka-relate sa akin, pakinggan niyo to. Yan, guys. Kung naririnig nyo ang boses na to, ang kantang to, di ba? Na isa lang na sa isip nyo. Di ba? Diyan, kinilig na ako talaga sobra. Kasi, ang ganda, di ba? Ang ganda ng Taiwanese drama na yan. Yan na, Nature Garden. Ayan, guys. Siguro sa mga new generation, hindi pa sila nakarinig. Pero sa mga dati, 2001, talagang trending talaga siya. Kasi ang ganda ng drama. Marami na siyang remake, di ba? Marami nang mag-remake sa kanya. And then yun, natigil yung pagpanonood ko nung BC. And then, to the point na dumating ang 2013 nagsimula. May isang kong kaibigan na nagbigay sa akin ng isang DVD. Sabi niya, panoorin mo to kung wala kang ginagawa. Pinanood ko ito. Nung pinanood ko to, magsimula na ulit na naman ang aking hilig sa drama. Ayun, hook up again. Hook up talaga ako sa drama na to. Talagang pinanood ko. Ang doon na nagsimula nung 2013. Nagsimula na talaga siya nung 2013 yung pagkahilig ko ulit. Ayan, guys. So, tinatanong nyo kung may cure ba sa pagkaroon ng hilig sa drama. Usually, wala. Alam mo, pasalamat tayo sa mga drama na to. Kasi, sinasamahan tayo sa ating mga boring days, boring night. Instead na lumabas tayo makapag-inuman, mas magandang manood ka na lang ng drama. Kasi, kikiligin ka pa. Marami siyang advantage na nabibigay sa atin, guys. Sa ating mga buhay. Ang pagkahilig sa mga drama. Number one, kikiligin ka. Number two, para kang dinuduyan kapag nanonood ka. Yung feeling ng sarap-sarap. Number three, is yung hindi mo titigilan hanggat hindi mo natatapos yung isang episode. Number four, yung moment na gusto mo nang matulog pero hindi ka makakatulog kasi sa pinapanood mo, sino bang nakarelate dyan? Kung nakarelate kayo, comment kayo, usap tayo. Ayan, guys. So, yung pagiging mahilig sa mga drama, hindi po siya masama kasi pasalamat tayo sa mga drama na ito dahil sa, alam mo bakit? Magiging happy yung boring nights natin. Kapag wala tayong ginagawa, may pinapanood tayo, kinikilig tayo. Yun lang, diba? Kahit sa ganung paraan lang, mag-i-enjoy tayo. So guys, kung mahilig man, maghilig mo kayo sa mga drama, okay lang yan. As long as na napapasaya kayo ng mga drama nito. Sa mga ka-drama addicts out there, share nyo naman yung opinion nyo sa sarili niyong opinion, guys. Pag-usap tayo, share nyo, tsaka papakinggan natin yan. Mga
taas ang kamay sa mga ka-drama addicts dyan. Thank you so much. Yan, kaya hindi masama, walang cure, okay lang maging drama addicts. Bye-bye!